Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Bago ang lahat, shoutout kay Ma'am Jackie Jose na ang pinili sa membership ay Idol. Shoutout kay MJ Yox na ang pinili sa membership ay Super Idol. Maraming maraming salamat sa suporta. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Kamusta? Ako po muli ito, si Lenlen ng Iloilo. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, karanasan ng pamilya ng kapitbahay namin, partikular sa bunso nilang anak. Maikling kwento lang po ito, sir, pero base sa totoong buhay at pangyayari. Ang tinutukoy kong kapitbahay naming ito ay mga kamag-anak lang din namin pero malayo na. Tawagin na lang natin ang mag-asawa sa mga pangalang ng Ason at nung Lito naman, ang lalaki. Tatlo ang kanilang naging anak, dalawang babae at isang lalaki. Babae ang panganay at lalaki naman ang bunso na tawagin na lang din natin bilang si Mark. At kung hindi ako nagkakamali, nasa 20 anyos pataas lang siya nito. Nangyari taong 2004 dun pa rin sa lugar namin sakop ng Iloilo. Lahat kami, halos hindi makapaniwala sa kahindik-hindik na pangyayari. Pero nung time na yon, nasa Maynila ako nagtatrabaho kaya hindi ko nakita ang buong kaganapan. Bale, tinanong ko muna ang aking mga kapatid bago ko ito binahagi sa inyo. Ganun na nga po, ang bahay ng pamilya ng kamag-anak naming ito, dalawang palapag, kalahati simentado at ang second floor gawa lang sa kahoy. May kaya yung pamilya nila dati dahil kaisa-isang anak si Mang Lito. Ngunit dahil sa bisyo nito, naubos din ang pera nila. Mula sa amin, papunta sa bahay nila, dadaan sa isang dipalang na iskinita at ang magkabila ang gilid ng daan ay mga pader na pagmamay-ari naman ng mga kapitbahay namin doon. Kapag papuntang ilog, doon din kami dumadaan dati. Hindi ganong malayo ang bahay nila at matatanaw lang din mula sa amin dahil second floor ang bahay ng lola ko. Nang mga panahon na yon, nasa 50 anyos pa lang pataas ang edad ng mag-asawa. Yung bunso nilang si Mark, halos kaedaran lang din ng bunso namin. Lumipas ang panahon, dumating yung oras na nag-asawa ang panganay nilang anak at nag-aaral din ng kolehiyo ang isa pang babae kaya ang madalas na iiwan sa bahay nila ang mag-asawa lang at ang bunso nilang anak na si Mark. Kung minsan, umuuwi naman yung babae kapag walang klase. Yun nga lang, bumabalik kagad sa syudad. Nagtatrabaho noon si Nang Ason sa isang klinik. Ngunit isang araw, nagtaka na lang kami dahil bigla na lang natigil yung trabaho niyang yon at hindi namin nalaman ang dahilan. Simula noon, may nakakakita sa kanya tuwing hapon na naglalakad ito sa pilapil ng palayan papunta sa isang bahay na mag-asawang mga bantog na aswang. Matatanaw lang din ang bahay na yon mula sa amin. Makaraan pa ang ilang araw, pati kami, nakikitang pumupunta nga si Nang Ason sa bahay na yon. Ang nasa isip namin nung una, baka may pinupuntahan lang na iba at dun lang siya napapadaan. Pero isang araw, may nakapagsabi sa amin noon na kaya pala pumupunta siya roon ay dahil nakikipag-inuman ng tuba. Eh dati, hindi naman siya umiinom ng kahit na anong alak. Inisip na lang namin na baka dala lang yon ng lungkot kasi nga nawalan ng trabaho.
Ang tanong lang, bakit dun pa talaga sa lugar na yon gayong? Alam naman ng mga tao, alam mismo ni ng Ason ang tungkol sa pamilyang yon. At halos isang buwan din na pabalik-balik si ng Ason doon. Lumipas ang ilang linggo, napansin din namin na nag-iba ang ugali niya. Lagi na siyang umiinom ng tuba. Dati, hindi siya basta-basta kumakain ng mga pagkain ng iba kung hindi niya kilala. Pero simula nung naglalagi siya sa bahay ng mga bantog na aswang, kahit di niya kilala ang mag-aya sa kanya, kumakain at umiinom talaga siya. Hindi na tumatanggi. Sinunglito naman na asawa niya, lagi yung tumatambay kapag walang trabaho sa harap ng bahay namin, sa waiting shed gilid ng daan. Pati yung anak nilang si Mark, kung minsan tumatambay rin doon at nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan at sa aking kuya. Dahil nga pabalik-balik si ng Ason doon sa lugar ng mga bantog na aswang, bilang kamag-anak, sinabi ng kuya ko kay nung Lito na pagsabihan si ng Ason kasi nga baka mahawaan ito ng pagkaaswang. Sabi naman ni nung Lito, pinagsabihan na raw niya ito ngunit hindi nakikinig. Pati yung anak nilang si Mark, sinabihan din ng ganon ni kuya. Hanggang sa may kumalat na balita noon na itong si ng Ason daw, isa ng aswang. Pero yung anak niyang si Mark, hindi naniniwala sa chismis na ganon ang nanay nila. Kwento nila kuya, si ng Ason daw noon lagi na raw may pandong na tuwalya sa ulo niya kapag lumalabas ng bahay. Ang dahilan, namumutla at parang laging nakatayo ang mga buhok niya. Isang araw, nagtaka na lang si na kuya noon dahil hindi na nila nakikita si ng Ason na pumupunta doon sa bahay ng mga bantog na aswang. Ang naging ugali nito, kapag may mga tambay sa labas na nag-iinuman at may pulutan, kahit hindi naman siya inayang kumain, lumalapit daw at nakikipulutan tapos binabalik niya yung kutsarang ginamit sa pagkain. Yung mga tambay naman, dahil nga putok na ang balita tungkol sa kanya, tinatapo na lang din ang pulutan. Yung pamumutla niya halos isang buwan din yun, sir. Pinagtataka nila, bigla daw yung nawala nung namatay ang isang tiyahin namin sa kabilang baryo na ang bahay ay malapit sa bahay ni Tua. Kung naaalala nyo ang dati kong kwento. Alam nyo naman sa lugar namin, marami ring chismoso-chismosa. Ang usap-usapan nun, baka nakakain daw si ng Ason ng karne ng tao. Dahilan kung bakit nawala yung pamumutla niya. Noong time na yun, sir, bihirang umuwi yung anak niyang babae na nag-aaral ng kolehiyo. Kung uuwi, babalik din agad sa syudad kaya hindi niya alam ang nangyayari sa nanay nila. Yung bunso naman nilang si Mark, sobrang naapektuhan sa kumakalat na chismis. Kung minsan, kapag natambay siya sa waiting shed, pinaparinggan ito ng mga tao na yung nanay niya ganun daw, aswang. Bilang anak, syempre, kahit sino naman siguro masasaktan talaga, diba? Si Mark naman, mabait na bata yun. Nag-iisang anak na lalaki, makananay kaya lubha talaga siyang naapektuhan. Pero kwento niya sa kuya ko, hindi raw siya naniniwala at hindi totoong aswang ang nanay niya. Kung minsan, makikita mo na lang itong nakatambay habang nakatingin sa malayo. Yun bang malalim ang iniisip? May isang kapitbahay kami noon na dalawang palapag din ang bahay. Nagtataka sila dahil minsan dis oras ng gabi may dumadaan daw na malaking baboy doon sa makipot na daan malapit sa kanila. Parang galing daw kina Mark. Kahit nakapader yung palibot ng bakura nila,
Natatanaw yon kasi nga dalawang palapag ang bahay. At ang kapitbahay naming ito, medyo may pagkamanyak din. Dati kapag naliligo kami sa aming poso, nakatanaw rin siya sa amin. At yun na nga, dumaan pa ang ilang gabi noon. Marami ang nakakita na may malaking baboy nga ang dumadaan sa makipot na daan na yon. Yung mga aso naman namin, laging umaalulong sa gabi at minsan, galit na tumatakbo papunta sa direksyon ng bahay nila ng ason pero may pader kaya hindi sila makakalabas. Ang chismis ng mga tao, yung nanay ni Mark o sinang ason daw yung baboy. Dahil doon, si Mark hindi na gaanong tumatambay sa labas. Hindi tulad dati na nakikisalamuha siya sa ibang tao at sa mga kaibigan niya. Kay kuya na lang siya at sa mga kapatid ko, nakikipagkwentuhan. Isang araw, nagkausap sila ni kuya. Tinanong siya ng aking kapatid kung bakit hindi na ito gaanong lumalabas ng bahay nila. Ang sagot ni Mark, "Oo kuya, sabi kasi nila aswang daw si nanay. Siyempre, nahihiya ako, nasasaktan." "Para sa akin naman Mark, kung totoo man yan o hindi, dapat mo rin sigurong malaman para mapanatag yung loob mo." Sagot ng kuya ko sa kanya. Simula noon, palihim na binabantayan daw ni Mark ang nanay niya. Halos 2 linggo rin ang pagmamanman niya dito. Hanggang sa isang araw noon Sir Alex, mag-uumaga na, nabulabog ang magkakapitbahay. Paano kasi, biglang nagkagulo sa bahay nila Mark. Yung kuya ko naman, gising na ng mga oras na yon dahil maaga talaga siyang gumigising at nagsasound trip habang nangangape. Ganun na nga, nagtaka siya kaya umakyat ang kuya ko sa 2nd palapag ng bahay namin at tinignan ang bahay nila Mark. Nakita niyang parang may nag-aaway kaya agad siyang bumaba at pumunta roon. Pagkarating doon, sa di inaasahang pangyayari nadatna ng aking kuya na sinasaksak pa ni Mark ang nanay nitong sinang ason gamit ang matalas nilang itak. Kwento ng aking kuya sir, sobrang daming sugat at saksak na tinamo ng nanay nila. Ang ginawa ni kuya, naghanap siya ng tiyempo para makuha yung itak na hawak ni Mark. At yun, naagaw naman ng aking kuya. Nakagat pa nga siya ng aso nun habang inaawat si Mark. Yung tatay nilang sinong Lito, andun lang din daw sinisigawan ang anak. Hindi makalapit dahil natatakot ito. May kapitbahay rin silang halos ilang di pa lang ang layo pero hindi rin daw tumulong dahil takot. Maliwanag na nun kaya itang-kita ng aking kuya ang mga sugat na tinamo ni ng ason. Ang ginawa niya, dinala niya ito sa kalsada para mag-abang ng masasakyan at nang madala kagad sa hospital. Sobrang awa ni kuya nun sir kasi siya lang ang tumulong. May kapitbahay kaming may owner jeep doon pero hindi rin daw tumulong. 15 minutos pa bago dumaan ang tricycle at nadala sa hospital si nang ason. Pero sa kasamaang palad, idiniklara siyang patay ng doktor bago pa dumating. Si kuya naman, bago bumalik ng bahay, nagpaturok na lang din ng anti-rabies sa hospital kung saan nila dinala si nang ason kasi nga nakagat ito ng aso. Pagka-uwi niya, matapos magbihis, agad niyang pinuntahan si Mark at inausap kung bakit niya nagawa sa nanay niya yon. Ang sagot nito, hindi niya umano napigilan ang sarili. Paano kasi, totoo raw na aswang ang nanay niya. Nang gabi na yon, bago niya ito pinagtataga, binantayan niya raw ang nanay niya. Ang sabi nito, habang nakahiga raw sila sa taas ng bahay nila, nagkunwari raw siyang tulog. Ilang oras ang lumipas, nakita niyang bumaba ang nanay niya.
palihim niya itong sinundan at dun halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Yung nanay niya, sir, nag-anyong baboy raw talaga. Takot na takot daw siya noon, pero dahil sa mga chismis, yung takot niya napalitan ng galit. Tiniis daw niya ang pagpaparinig ng mga tao tungkol sa nanay niya na umabot sa puntong hindi na siya makalabas ng bahay. Kaya ayon, dumampot siya ng itak at inabangan ang pagbalik ng nanay niya. Nung nakabalik na nga ito, nakita rin daw niya kung paano nagbalik anyong tao, ang nanay nila. Nilapitan niya ito at kinumpronta at sinabi ni Mark sa nanay niya na lubha siyang naapektuhan sa mga chismis ng mga tao. Hindi siya naniniwala. Ayaw niyang maniwala, pero totoo pala ang lahat ng yon. Ang sagot lang daw ng nanay niya, hayaan na lang daw siya na maging ganon. Wala na raw magagawa si Mark kundi tanggapin na lang. Kung ayaw niya, patayin na lang daw ang nanay niya. Nang dahil doon, dumilim ang paningin ni Mark. Walang kung ano-ano, pinagtataga at pinagsasaksak na niya kagad ang nanay niya. Tinanong siya ni Kuya kung hindi ba ito nagsisisi sa ginawa niya. Ang sagot ni Mark, hindi, dahil hindi raw yun ang nanay niya at halimaw ang pinatay niya. Base naman sa record ng pulis, nakadrugs daw si Mark noon kaya nagawa niya yon sa nanay nila. Yung tatay naman, tumahimik na lang dahil alam din itong naging aswang nga ang asawa niya. Pati nga siguro yung dalawang kapatid niyang babae, alam din na naging ganon ang nanay nila, pero hindi lang sinabi sa bunsong kapatid. Sa huli, hindi nakulong si Mark dahil walang nagsampa ng kaso. Taong 2005, pumanaw rin ang tatay nila. Sa ngayon, may asawa't anak na si Mark. Okay naman siya at maayos kausapin. Kaya niya lang daw nagawa yon sa nanay nila ay dahil hindi niya matanggap ang ganon, lalo pat masakit para sa kanya na pinaparinggan daw siya ng mga tao noon. At ang pinakadahilan, ayaw niyang may ganon sa pamilya nila na mamanahin ng mga anak nila sa susunod na henerasyon. Yon ang pinakadahilan kung bakit napatay ng anak si nanay. At yun na po, sir, ang aking kwento. Maraming maraming salamat at sana nagustuhan ninyo. Ako po muli ito, Lenlen ng Iloilo. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutout, no? Binabati ko unang-una si Jovi Taghap na 8 months member na, kay Alvin Samsona na 5 months member, kay Jackie Jose na 7 months member, isang idol, maraming salamat ma'am, kay Mitch Yasas na 3 months member na, kay Jamila Cuevas na 2 months member, ayan, thank you sa inyo, kay Ida Irer na 2 months member na, kay Len TV 10 months member, kay Sarah Brightman na 8 months member na, kay Vash A, kay Wailami na 2 months member, kay Rose Ulalia na 8 months member na, kay Sabrina Shika Gil 3 months member, kay Story Hikes of Totsky 1 month, kay Jacqueline Jose na 7 months member, kay Wilma Tambuyat na 10 months member na, kay Bayot Narakista Vlogs na 11 months member, kay Bisaya Single Vlogger na 1 month member na, kay Mahal Biox na 2 months member, kay The Green Dossier na 2 months member na, kay Reyna Acosta G na 2 months member, kay Jenner Sese na 2 months member, kay June Santoyo na 2 months, kay Christine Olzo na 1 year member na, thank you ma'am, kay Reyna Grandia na 3 months member, Johnny Linbio 9 months member, kay Lady Jackson na 8 months member, kay Unique Sino na 4 months member na,
Kay Lavi Del Rey na 8 months member, kay Burns A na 9 months member na, kay K-Hope Riker na 10 months member, at eto mga 1 year members natin, no? Tals 2015 Katahom, kay Darlene Kabatuan, kay Angel Esmerez, at kay Miss Puerto. Ayan, maraming maraming salamat sa suporta. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo mga kaibigan. Uulitin ko yung gustong magpa-shoutout. Mag-reply lang po sa aking chat na naka-pin post. Ayun o, klaro. Binabati ko unang-una si James Kai Solon. Ayan, pa-shoutout sir from Cebu. Kay Mary Rose Binculado, ayan, good evening sir. Present po, pa-shoutout again. Daghang salamat po sa imuha madam. Mary Rose Binculado. Kay Jason Laurinio, pa-shoutout sir, listening from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, ingat-ingat po dyan sir Jason Laurinio. Kay Sammy Bangalisan, pa-shoutout na po ta. Ayan, kay Sid Vicious, good PM, thanks sa shoutout sir. Erosil Divino, good evening Sir Alex and sa lahat ng nakikinig, pa shoutout po. Shoutout sa iyo Erosil Divino, kay Jude's Evening Star. Good evening sir. Listening, pa shoutout po. Thanks, more subscribers to come. Ayan, maraming salamat Jude's Evening Star. Kay Lizly, present po Sir Alex, listening to your horror stories. Pa shoutout, salamat. Shoutout sa iyo Ma'am Lizly. Kay Gina Kalunod, pa shoutout. Ayan, shoutout sa iyo Ma'am Gina, kay Susan De Los Santos. Kay Mahal Coronel, kay Nonoy Ski, pa-shoutout sir. At kay Cyril Megan, sabi niya, hi boss Alex, salamat sa shoutout. Pa-shoutout ulit kay Yuan, kay Rian, at kay Mardian Branca of Riverside, Quezon City. Ingat po kayo lagi, ayan sabi ni Ma'am Cyril Megan. Binabati ko rin si Ma'am Christy Harm Imelda Reyes, kay Nilan Ikanayaka, Dennis Gadugdog, kay Toto Wilson, no? Shoutout. Kay Bayot ako, Nara Kista. Kay Arturo Bax on the Mix, Rapido Kalasag. Ayan. Kay German Marasigan, Dempos Yumi. At kay Nerimar Albansis. So sa mga hindi nabanggit, uulitin ko, mag-reply lang po doon sa ating pin post. Doon tayo kukuha ng shoutout for the next update. At sa lahat ng mga silent listener, ganun din po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button, syempre. Huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kuwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta ninyo dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.